Tarisense, welcome sa isa na namang episode ng Baking na. Ano pa nga bang inaantay natin? Magsimula na tayo mga beshies! Una, ilagay ang harina and make sure na isisift natin ito para maiwasan natin yung mga lumps or kung ano mang nakasama dun sa harina na hindi naman dapat mapunta sa ating donuts. Next is yung sugar. At ang ating yeast. Kasunod ay ang asin at haluin. Make sure na hindi pagsasamahin yung asin at yeast kasi madideactivate ni asin yung pag-alsa factor ni yeast. Yes, halo lang mga beshies. Halo, 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 halo. Okay. Sunod ay ang evaporated milk. You can use any type of milk. So, depende sa preference mo. Pero ako, lagi akong gumagamit ng evaporated milk. Next is ang ating melted butter. Halo. By the way, for the complete measurements, ilalagay ko na lang siya sa description box below. And huwag kalimutan ang ating 2 eggs. Hello, 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 hello. Yan. Hello. Mix, 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 mix. Halu-haluin mo lang and then pag well blended na siya, tsaka mo i-cover for 10 minutes. Now after 10 minutes, dapat meron kang makikita ng mga air bubbles. Ayan, air bubbles sa iyong mixer. Ibig sabihin, nag-activate na yung yeast. At syempre, don't forget to add the vanilla extract. Kasi nakalimutan ko yung sa akin. Sit well. The remaining flour. Diba may nakalimutan na naman ako? Kaya always sift your flour. Kasi you need to get rid of the impurities. Pero yun nga, you need to get rid of the impurities na kasama dun sa flour para hindi siya mapunta sa mixture niya. So huwag niyo akong tularan because mommy brain is real. After adding the remaining flour, You need to knead your dough for 5 minutes. Hindi ko na siya na-capture kasi bigla nag-dobat yung GoPro. So, ayan. Ito, kinalabasan. Sharon! Sharon! So, ayan yung kinalabasan. You need to cover it for at least 1 hour and 30 minutes. Tapos, aalsa na siya. Enroll your dough, siguro mga half an inch. And don't worry, hindi siya masyadong manipis. Kasi eventually mag-ripen siya pag sinasatay natin for siguro 10 minutes. Pero yung details, lalagay ko na lang sa description box. After ma-flatten ng dough, manghiram ng laruan sa anak at yun yung gaming pang-cutter. Instead na pumili pa ako ng another cookie cutter, nanghiram na lang ako ng laruan sa anak ko para yun yung gamitin ko. Since perfect naman siya for the size of donut. Right from the start, you're an obsession.
pan. Then, pag nasa pan na siya, we will cover it for 45 minutes. Mali pala ako lang sinabi kanina, pero 45 minutes siya. Or until nag-puff na yung dough mo. Pagkatapos na mag-puff, isarang na natin siya sa preheated oven for 10 to 12 minutes. And yung temperature is 375 degrees Fahrenheit. Yes! Ayan na siya! O, di ba mo ang pandesal? Pero pwede na. So, after hanguin sa oven, pwede na siyang pahitan ng melted butter. Medyo malamig na yung pandesal, pwede na tayong mag-decorate. Ang ginamit ko lang is icing, sugar, and evaporated milk. And kung gusto ko maging chocolate naman siya, dadagdagan ko lang ng cocoa powder. And then for the topping, meron akong dedicated coconut, rainbow sprinkles, nips, at iba pa. So there you have it, my very first donuts. Ang pangit. Pero don't forget to subscribe ha, netizen. Bye!